Kakuha po ako ng vlog na naman. Actually guys, ay 2 weeks ago ay nakarating po ako dito, bumalik po ako dito sa UAE. Ang ginagawa ko everyday, pumupunta ako sa mga site po namin. Bali ang hawak ko ngayon dito ay 18 project. So everyday po yan ay binibisita ko bawat project. Tapos ina-update ko po yung progress of work. So every week ay sinasubmit ko yung report sa boss ko. So ganito, ito lang ang trabaho ko guys dito sa UAE bilang planning supervisor sa site. So itong pupuntahan ko bila ito, makikita ko sa inyo. Ayan. Yan po guys ay tapos na yan yung structure niya. So ang ginagawa nila ngayon ay plaster sa loob. Ayan. So ngayon guys ay tingnan po natin, silipin po natin yung paraan kung paano ginagawa nila dito yung pagpa-plaster. At ito yung subcontractor po namin ay ang gumagawa, ang Pakistani. Ayan, tingnan po natin guys. Tingnan natin. So, ito. Dito yung kwarto. Ito yung master bathroom. So, ganito po ang ginagawa nila guys. Ito. Ayan. Yung una kasi yung ginagawa nila dito. Ito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Bali, may kasama tong buhangin na inahalo nilang semento. Tapos, merong pampatigas yung glue. Polybit glue. Yun. Ayan, sinasabok nila yan. At ito yung mga kable ng kuryente, yung mga slip ng kuryente. Ito, nilalagay nilang kwan mesh, parang screen. Ganito ang kwan nila dito guys, para na ginagawa nila. Ayan. Ito yung DB. Ito naman yung DB nila. Ang sistema na ginagawa nila dito ay 3-phase. 3-phase yan. Ayan. So, ito maganda yan. No? Tingnan natin yung buhangin. Actually, itong buhangin nito guys, galing pa ito sa ano eh, Dubai. Doon nila kumukuha. Ito, yung sa atin parang yung buhangin dagat. Ganito, kanipis yung mga panila dito, ang buhangin na ginagamit nila. Ayan. It's my brother. Ito yung contractor na subcontractor na ginagawa. Say hi! Hi! Si... What's your name, brother? Your name? Pakistan ako. From Pakistan. Pakistan. Si Rajma. From Pakistan. Ayan. Essay! He's my friend Sadiq from Pakistan also.
Yeah. Ang ginagawa nila. Ayan. Praying. Sali. So, ito yung buhay nila dito, guys, sa mga subcontractor. Ito, mga religyoso rin to sila. Ayan. Nagsasasali sila. Nagpe-pray. Ayan. So, ganito po, guys, ang aking trabaho. Kaya lang ang mahirap dito ay ang init. Tulad ngayon, March, ay nag-uumpisa na ang tag-init dito. Ganyan. So, ang problema lang talaga, guys, pag yung project ay nag-uumpisa pa lang sa foundation, naku. Ayan. Minsan kasi, sobrang babat ako sa site, sa oras, lalo na pag foundation. Kailangan talaga kasi ang ako mismo magsusupervise. Importante kasi yon, kasi minsan kasi may kahit konting diferensya dito, guys, ay baka limbawa 5 cm, 10 cm, malaking issue na yun sa kanila, lalo sa consultant. Napaka stricto sila dito, guys. Kaya pag pagli-layout po tayo ng foundation, kailangan sakto, perfect po siya. So ganyan po dito sa Middle East. So, medyo maitim na ako, kaya okay lang. Maganda naman yung company ko, at least hindi naman silang delay ang sahod kumpara sa iba. Kasi sa iba, guys, dito minsan delay sila ng 10 days, 15 days. So awa ng Diyos naman, yung company ko ay on time naman sila nagpapasahod. Hindi naman, hindi lang malakihan, pero okay naman, sakto lang. So, yan po, guys. So, maraming po salamat, guys, sa ulit muli. Nami po sana ingatan kayo po lahat sa mga vloggers, mga YouTubers. Ay marami pong salamat sa mga bumibisita sa akin channel, si Halo Vlog TV. Hayaan nyo po, guys, makiwan lang po kayo ng comments sa comment section, at ako na bahala, babalikan po kayo. Sure na sure po yan, guys, babalikan ko kayo. At syempre, asahan nyo po yung balik ko na may pagmamahal. Ayan. So maraming pong salamat, guys, si Halo Vlog TV, hanggang sa muli, bye bye. Like a hell cut.